Good guys, ako po Alex, ating channel. Panibagong araw. Yes, panibagong video naman ang share ko sa inyo. Putris video guys, ang Honda XR 125. Wow! Tap-tap ay nagkaroon ng problema sa kanyang motor. Sabi daw ni owner, ito na ay nakatambay ng mga ilang linggo. At nang gusto niya gamitin, ay ayaw na daw kumandar, no? Siyempre, pinakaunan niyang ginawa guys, ay pinalitan niya ng bagong spark plug. Yan, no? Ito po ay bago. Ang nangyari is, ayaw pa rin daw kumandar ang kanyang motor, no? Kaya nagplano na siyang ipaayos sa aking shop at ipinahilan niya to sa isang habal-habal. So ngayon, since ayon sa umandar guys, ibig sabihin is may problema ang kanyang motor. So ang gawin muna natin, i-drain muna natin ang kanyang carburetor. Baka napasukan okay. Ito ng tubig. No? Siyempre, meron drain plug dyan sa ilalim at kukuha man tayo ng planggana. Pero sabi daw ni owner guys, no? Ito daw ay na-drain na daw niya. Pero para sure, is tayo muna ang mag-drain sa kanyang gasolina, no? Okay. Para ma-double check natin kung meron bang tubig sa loob ng kanyang baul. Ito yung pinaka-basic step guys, no? Kapag ayaw talaga umandar natin motor kapag napalitan natin ng bagong spark plug. Check lang natin ang kanyang gasolina. Drain muna natin ng kaunti. Sa na-observe natin guys, ang kanyang gasolina ay wala na yung kulay pink na pink nga, no? Parang nag-fade na yung kulay pink niya. Ibig sabihin, guys, is nagkakaroon na ng pagpanis sa kanyang gasolina. Possible is hirap na siyang paandarin. So, check muna natin ang kanyang compression at saka yung kuryente, guys, no? Double check lang muna natin, no? Before natin baklasin yung carburetor at linisin. Try lang muna natin i-double check. Baka kasi is meron din problema sa kanyang compression or possible is nawala yung kuryente sa kanyang tension wire. So check mo natin kanyang spark plug kung meron bang output sa kanyang tension wire. Kasi sabi niya owner guys, ang kanyang motor ay umandar pa dito, no? Noong mga nakaraan pang mga ilang linggo. Pero noon kahapon is ayaw na siyang umandar. So check nga natin, tayo mag-check. Kasi iniwan ni bossing kanyang motor, no? Kainang umaga. At hindi natin siya na, hindi natin siya mapa-shut out, no? So, on muna na kanyang sosi. Medyo nag-lock ko yung ignition switch siya, guys. Kailangan pa natin, ayan, itapat. Kaya, lumila na kanyang neutral. At i-check natin. Ibadigra natin kanyang spark plug kung mayroon mang kuryente. Yun, mayroon ng kuryente guys, no? Ibig sabihin, goods na goods ang kanyang kuryente, no? Next step is ang kanyang compression. Check natin, open natin yung asosie, baka makuryente tayo sa spark plug. At takpan natin ang butas gamit ang isang daliri. So yun, no? Mayroon siyang compression. Amazing! So ibig sabihin guys, mayroong gasolina, mayroong compression, merong kuryente ay ayaw pa rin umandar. Kapag ganitong senaryo, matik na. Nasa carburetor ang problema sa motor ni Bossing. Pabilis natin ang pagbaklas niyang kaha ay siyempre, magic na natin. So yan guys, na magic na natin ang kanyang kaha, ang mga fairings. Pinaka natin gawin ay tanggalin muna natin ang kanyang air cleaner element box. Okay. Tanggalin natin yung bolt sa kanyang clip. Luwagan pala. Yan, sa kanyang clip guys. Pagkatapos, yung dalawang bolt na 6mm sa kanyang air cleaner sa ibabaw. So, pagkatapos matagalan yung kanyang bolt, guys, siyempre, sikwatin na natin ang kanyang air element box. So, kapag matanggal na mong bolt, guys, pwede natin siyang sikwatin ang kanyang air element box. Balik mo natin yung kanyang spark plug. Tapos, try natin siyang pandarin, no? Kung under ba siya. At, i-chock natin ang kanyang carburetor, guys. Takpan natin ang kamay, ang bunganga ng kanyang carburetor, guys. Kung ito ba ay mayroong vacuum o wala. So, mayroon naman siya, guys, no? Kaya lang, ayaw talaga siya umandar kahit anong kickstart natin. So, pinaka-best gawin ay tanggal natin yung carburetor at linisin natin ang loob. At tanggalin natin ang mga JTs na possible kasi nababuraan siya dahil matagal-matagal din na nakastambay ang kanyang motor. So wala talaga guys, kahit anong vacuum ko ayaw talaga siyang umandar.
So, ang gawin natin ay tanggalin natin yung kanyang carburetor. May dalawang bolt niya, no? Sa kanyang intake manifold. So, before tinatagalan niya yung bolt sa kanyang intake manifold, ay tanggalin natin yung kanyang fuel cap, no? Yung dalawa yun ang gasoline na papasok sa kanyang carburetor. Yung switch niya, guys. So, saka tinatagalan yung dalawang bolt sa kanyang carburetor. Kung ikaw ay bago pa sa channel at sa tingin mong video ay nakatulong sa inyo, hindi ko suporta bilang subscribe. At pinutin yung bell icon, play, update sa mabagong video na in-upload. At ngayon ang nagawa is the Facebook page. Paki-like at paki-follow na rin, no? Maraming salamat. At syempre, shoutout sa lahat na napashoutout na, no? Sa ating mga solid supporters. Yan, salamat sa inyo lahat. At lalo na sa ating mga silent viewers na walang sawang nanood sa ating mga videos na in-upload. God bless you. So yun, tanggal siya, no? Okay. So next step ay baklasin na natin ang kanyang carburetor, no? So sa Xtreme 125 na carburetor, guys, ay dalawa lang ang bolt sa ilalim ng kanyang bowl. Okay. Pag matanggal na yan, syempre, yung floater ang next na tatanggalin natin. So, yun. So, yan po ang bowl niya. Kapag matanggal yung floater, syempre, yung dalawang jet, no? Yung pilot saka yung main jet natin, no? Tanggalin natin. Para mahangina natin ang kanyang mga jettings, guys, at matanggal yung mga nakabara. Possible kasi yun ang nagpahirap kung bakit ay alandar ng ating carburetor. So, mas maingi, no, is yung panis yung gasolina is mapalitan yan, guys, kung meron kayong budget, no? Kasi yung panis na gasolina is makapito yan sa hard starting nating motor. Lalo lang na ito ay lagi nakatambay. Kailangan lang ating gasolina ay fresh na fresh, no? Para madaling makasunog yun sa ating combustion chamber. Yun po isa sa mga problema kung bakit ang ating motor kapag nakatambay ay hirap siyang pandarin. Dahil naroon sa resulta ng pagkakaunting pagpanis ng ating gasolina. So, mas may gi is palitan natin siya ng bago para fresh to fresh at madaling masunog sa ating combustion chamber. So, pagkatapos, linisin natin yung kanyang bowl. Pagkatapos, malinis ang kanyang bowl, guys, ay kanyang carburetor mo, no? Yung sa ibabang bahagi, ibabaw na bahagi pala. Kung kayo ay nag-DIY, mas may gi is pumunta kayo sa mga shop at siyempre, magpapahangin lang kayo sa iyong carburetor. Mas magiging kasi yung compressor ang ating gamitin kaysa yung manumano, guys. Kasi kapag nakatambay ang ating motor, may possible na mga maliit na mga dumi na pumasok sa bawat sulok ng ating jettings. Mas magiging is, maghanap kayo ng shop na pwede nyong mapahanginan ang iyong carburetor. Siyempre, yung pinaka-importante yung dalawang jet natin, may butas yan sa gitna, no? Maraming butas yung dalawang jet natin, guys. Yan po ang mga dapat natin gawin kapag tayo naglilinis ng carburetor. Yung mga jettings talaga ang pinaka-priority natin na dapat natin linisin. Okay. So last is naglilinis natin ng carburetor, nakatambay ng motor, pinahilip ko sa inyo na dalawang jettings is mayroong butas sa gitna. So ngayon, guys, pakita ko sa inyo, no, ang dalawang butas sa gitna, no? Kailangan is may makita tayong liwanag. Kasi kapag walang liwanag yan sa gitna, guys, mapiktuhan ang ating carburetor. Maring wala siyang tamang minor at hindi natin mapatino ang ating pag-andar sa ating pagkatapos natin siyang ma-symbol. So yan, no, malinis na siya, no? So ready na siya yung symbol, guys. So pinakauna natin yung symbol is yung dalawang jet, no? So yan, no, slow mo lang natin, guys, no? Yan, klarong-klaro talaga yung liwanag sa gitna, diba? Yan po ang pinaka-importante sa paglinis ng ating carburetor. Amazing! Useless kapag nilinis ang carburetor at walang butas sa gitna, no? Useless talaga, guys. Kasi ang mayangyari is, wala talagang tamang andar ang ating motor. Hindi titinuan yung andar, guys. Hindi kayo magkatuno ng tama. Yan. So, next step is yung pilot, no? Yung sa kanyang hangin, siguro possible. May butas din yung sa gitna, guys. Yan, klarong-klaro sa camera, di ba? Yun, no? Yes. So, i-symbol natin siya sa kanyang carburetor. Pagkatapos is yung floater, no?
Kapag tapos ating malagay yung plotter, next is yung o-ring, no, sa kanyang bowl. Lagyan natin ang counting liquid gasket kasi na-observer ko, guys, nagkaroon ng moisture sa gitna ng kanyang carburetor. Mas maigi is, lagyan natin ang counting liquid gasket para iwas back job na rin sa ating trabaho. At patutuyoyin natin siya ng ilang minuto, guys, no. Yun. Pagtuyo ng ilang minuto, okay, siyempre, simbol natin siya sa kanyang carburetor. Mas maigi, inatuyo natin niya simbol yung kanyang liquid gasket, no, para iwas kuha na rin, mapiktuhan yung butas ng ating gasolina or mababarahan. Yan. So, yan guys, no, ready na siya para ibalik sa kanyang intake manifold. Ayos. So, yan sa kanyang pagbalik sa kanyang piston, guys, no, meron siyang guide, no. Mas maigi, mabigyan ko kayo ng idea sa pagbalik ng piston. Kasi may maraming nabigo nito, no. Pagkatapos masimbol yung piston, ayos, nagagwal yung kanyang motor. So, yung tinuro ko, guys, no, dyan yung ilagay yung mataas na tabas ng ating piston. Yan tinuro ko sa kamay, guys, no. So, pabor sa choke. So, yung maliit naman na tabas sa ating piston, dyan, doon din yung ilagay yung nakapabor sa ating minor, yung sa ating gasolina, no. Yan. So, doon po pinaka the best na position ng ating piston para iwas po wild sa ating cylinder pag ito ay umaandar, okay, na. May guide yan, guys, na hindi nyo pwede na ibalik na lang ibalik. Ibalik natin kanyang dalawang bolt sa kanyang intake manifold, no? So, siyempre, pagkatapos natin ibalik na din natin ang kanyang fuel cock, yung kanyang gasolina o fuel switch. Okay. So, yan, tinuro ko sa video, guys, no? Yan, ibalik natin yung switch niya. Pagkatapos malagyan natin yung dalawang bolt, guys, siyempre una natin yung kanyang gasolina, no, para mapa-under natin kung maging successful ba ang ating paglinis ng kanyang carburetor at hindi na tayo mapahiya kung sakaling mang hindi under kanyang motor, no. Kung sakaling mang hindi under, possible may problema, may ibang problema ang kanyang motor, guys, kung bakit ayaw siya umandar. So, naka-off na siya, siyempre lipat sa kabila. So, yun, guys, ready na ang kanyang carburetor, no? Sabi po natin, panla rin ay siyempre i-on mo natin ang kanyang susi, no? Pahirapan pa. So, yun, no? Yan, umila na kanyang neutral. So, yan. So, tanyan yung moment of truth. So, panla rin lang natin. Siyempre, guys, choke man, no? Umandar na sa wakas, guys, ibig sabihin kulang na ng linis ang kanyang carburetor. Siyempre kapag ganitong senaryo, no, kapag nakatambay talagang motor, guys, at ito ay umandar pa nung hindi pa nakastambay, alam na natin at may idea na tayo kung ano dapat yung gawin sa ating motor. Kung ayaw pa rin umandar, pagpalitan yung spark plug, so nasa carburetor ang problema ng ating motor. Kasi habang tumatagal, kapag nakatambay ng ating motor, is napiktuhan ng ating carburetor. Kasi yung mga gasolina is nagkakaroon siya ng unti-unting pagpanis sa loob ng ating bowl, yung mga dumi unti-unting pumapasok sa loob at mga butas ng ating jittings. Napaka-best gawin ay siyempre linisin natin ang carburetor, no? Para mapaandar natin. Okay. Yun. So, natin ulit ang kanyang susi at paandarin natin kung one click ba. Ayun, no? Ibig sabihin, guys, successful ang ating pag-linis ng kanyang carburetor. Yan lang, no? So, yan lang, guys, na sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawang pasuporta at panonood. Siyempre, see you sa ating next video. Right, Sep. God bless.